sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Hindi na po ako magsiserve kay PBBM. Pinapost sa Marcos Administration. Sa Marcos Administration. First video nga natin, pinag-usapan natin yung patungkol po doon kay Vice President Inday Sara Duterte na ginulat niya itong si Presidente Bongbong Marcos. Ayan, ginulat niya. Okay? Nagpapamedia na po itong si VP Sara patungkol po dito sa bakit, the real reason why itong si Vice President Inday Sara Duterte nagbitiw sa gabinete ni PBBM. So, ang revelasyon po ni VP Sara, ayan, matindi ito. Sobrang matindi. Meron pala tayong hindi nalalaman patungkol po dito sa relasyon ni VP Sara at ni PBBM. Ayan. Yan, malalaman natin yan mamaya. Okay, papakita natin ang buong interview nitong si VP Sara. Sabi niya, nagkabuhol-buhol na siya na maraming rason VP Sara sa pagbitiw niya sa gabinete ni PBBM. So meaning to say, ang dami palang mga nangyayari na hindi natin alam behind the camera. Si PBBM nagulat dito sa sinabi ni VP Sara na ang ibig sabihin ni VP Sara, marami pala ang mga dahilan kung bakit tumiwalag siya dito sa unit team na ito. Okay? Okay? Meron palang, ang trust rating siguro yun yung nag-maintain lang, no, 71%, yung approval tumaas. Pero si Presidente Bongbong Marcos bumagsak po, ha? Bumaba po ang rating ni PBBM. Alam niyo na kung ano ang dahilan. Ting mga galaw sa mga surveys, no? Pero nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan sa kanilang patuloy na suporta sa unang-una sa Department of Education at pangalawa sa Office of the Vice President. Ma'am, since the leadership has formally turned over to the new secretary, maybe now know why you resigned in the first place. Okay. You know? Ito na. Tinatanong na po si VP Sara, bakit nag-resign siya? Okay? Bilang DepEd Secretary o isa gabinete po ni PBBM? Medyo mahaba yung kwento na yun eh. We need a sit down. Sabi niya, mahaba itong kwento na ito. Bakit siya nag-resign? Mahaba raw ang kwento. We need to sit down so that VP Sara can explain it clearly. Detail by detail. Yan ang ibig sabihin po ni VP Sara. Kasi hindi po makapag-concentrate si VP Sara kung dyan lang sa ambush interview siya magpapaliwanag. No? Sana may press con to be given by the media, no, na si VP Sara para po ma-discuss ni VP Sara ang mga detalyeng mga pangyayari patungkol dito sa kanyang pagbibitiw. Okay? Heto pa. We need to sit down for the reasons. Remember ha, ang ginamit niya na word is reasons with S. Meaning, marami po itong hindi pagkakaunawaan ng presidente. Reasons eh, with S. So madaming rason ito bakit siya nagbitiw. Okay? Ano siya eh? Merong personal sa aming dalawa? Merong personal sa kanilang dalawa. Merong personal. Ano kaya yun? Pero hindi ito pwedeng i-explain ni VP Sara in just an ambush interview kasi minsan mamimisinterpret eh. Diba? So kailangan, we need to sit down. Medias will be around VP Sara. Si VP Sara sa gitna. Yung formal po. Yung talagang mahaba-habang usapan. Okay? Kasi dyan sa ambush interview na dyan, alam naman natin, busy ang busy presidente. So, talagang mamadaliin lang yung pag-answer ng question. So, dapat talaga maglaan ng oras at panahon para dito sa mga tanong patungkol dito kay PBBM. This is very important. Okay? Patuloy. Ni President Marcos, which stems from
yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Oh, di ba? So may kinaugnayan po ito in the first place sa kanilang matatawag nating agreement. Bago sila tumakbong presidente at vice presidente, meron na pala itong pinag-usapan itong dalawa. Nasa tingin ko, sa opinion ko, hindi ito tinupad ni PBBM. Hindi ito tinupad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya pala, nagbitiw itong si VP Sara. Okay? Opinion ko yan, ha? Pero that is my interpretation sa kanyang sinabi. Okay? Ulitin natin. Merong personal sa aming dalawa. Merong personal sa kanilang dalawa. Ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin. Meron silang pinag-usapan. Bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron silang, so, umoo. Ha? Nag-oo itong si VP Sarang tumakbong Vice Presidente kasi meron silang pinag-usapan ni PBBM. Ano kaya yung pinag-usapan nila? Ano ba itong pinag-usapan nila na nag-agree si VP Sara? Ito ba ay hindi natupad? Kaya nagbitiw si VP Sara? Meron siya sa trabaho at meron siya sa bayan. So, hindi na lang bayan. Ba si President siya sa pagdating? Mahaba. Mahaba siya na kwento. And, mahaba siya na kwento na hindi po pwedeng sagutin sa mga ganyang ambush interview. So we are waiting na magkaroon po ng press con na mahaba for VP Sara. Mga mainstream media, gawin nyo yan. Ha? We will need a sit down. We need to sit down para sa mga rason na ito, para it will be well explained by VP Sara. Yun nga, sabi ko, ano siya, personal, trabaho, personal, trabaho, pero hindi niya binanggit ang First Lady Liza Araneta Marcos. No, kasi wala naman din kinalaman si First Lady. Walang kinalaman si First Lady Liza Araneta Marcos, ang idol ninyo. So ganyan po ka-professional si VP Sara. Wala siyang personal na galit dito kay First Lady Liza Araneta Marcos. Buong akala natin na that's one of the reasons sa kanyang pagbibitiw, pero hindi pala. Hindi na yun niya inintindi kasi ayaw niyang pumatol dito sa First Lady. Saka unprofessional na itong First Lady na ito, ayaw niyang pumatol. Bakit ko ba sinabing unprofessional? Opinion ko yan, ha? Ikaw ba naman First Lady? Magsasabi ka ng bad chat sa akin yung vice presidente? Hindi yan. Unprofessional yan. Pero hindi yan in-entertain ni VP Sara. Dahil professional po ang aming vice president. Sinong napahiya ngayon? Trabaho namin ni Pangulong Marcos. So, sabi ko nga, ano siya? Kailangan niya ng sit down dahil hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya na madami. Nagkabuhol-buhol na. Hindi lang iisang rason. Kasi kung si VP Sara po ay nagbitiw kay PBBM, kung ang reason lang niya ay si F. Eliza, mababaw yun. So, marami palang reason. Sa madaling salita, si VP Sara po ay napuno na. Mr. PBBM, Presidente Bongbong Marcos, napuno na po si VP Sara kaya bumitiw siya. Ha? Hindi ka ba nahiya doon? Ha? Hindi mo tinupad ang inyong pinag-usapan, Mr. President Marcos? Nakakahiya ka? Hindi mo tinupad. Ginamit mo lang si VP Sara. Opinion ko yan, ha? Sa tingin ko, ginamit mo. Bakit nagkaganito si VP Sara? Ang dami palang rason. Bakit siya bumitiw? Dahil sa pagiging weak leader mo? Aming rason. Ma'am, ano po yung pinaka-priority project na ganito? Sa akin would be yung review at pag-implement ng bagong senior. Pwede yung tatlo? Dalawa. So doon lang tayo, ha? Kasi itong ambush interview ni VP Sara is 11 minutes. Dito lang tayo hihinto kasi yung ibang mga question patungkol na po ito siguro sa ano, sa mga detalyeng gagawin ng mga Department of Education. Okay. Para to be fair, sige, pakinggan natin pero i-forward natin, ha. Dalawa. Okay, sa akin. Sure, itutuloy. Personalize yung blended. Tingnan natin kung meron pa ba ditong mga, kasi pinag-usapan na nila ang K-12 dito na planong baguhin ito ni VP Sara at ipagpatuloy ito ni Senator Angara. Okay? So, i-forward lang natin ito. Program at distance learning. Hindi na ako mag-serve in another cabinet post. So, clarify po ni VP Sara kung meron siyang imbitasyon galing kay PBBM na maging gabinete, ha? Ni PBBM, hindi na niya tatanggapin.
hindi na niya tatanggapin. Meaning to say, 101% out na talaga siya sa Marcos administration. I mean, out na talaga siya sa Uniteam. Okay, hindi pala Marcos administration. Out na siya. Okay? Gagampanan na niya ang kanyang trabaho bilang vice president. Okay, klarong-klaro 'yun ha? Oh. Again, i-play natin. Hindi na po. Sabi niya, napakinggan natin 'yun ha. Hindi na po. So meaning, hindi na talaga siya tatanggap kung ano man yung mga cabinet post kahit pa si PBBM pa ang magsasabi. Okay? Ma'am, magsaserve ka po for another cabinet post? Hindi na ako. Yuni Bagman, hello po. Magsaserve in another cabinet. Hindi na po ako magsiserve kay PBBM. Oh. Cabinet post sa Marcos administration. Sa Marcos administration. Hindi na po siya. Totally out na siya dyan sa Marcos. Kasi makukulit kasi. Makulit kasi itong mainstream media, itong mga media na ito eh. Kaya si VP Sara, ha? Pinaglaruan niya yung nasa harap, oh. Tingnan niyo. Dinudot-dot kasi yung mic eh. Kayo talaga eh. Wala kayong respeto. Oh, no. 'Di ba? Body language ni VP Sara parang wag mo nang dudot-dot kasi merong nagtatanong, kayo naman eh. Sabi nila, well, that remains to be seen kasi nga sabi ko, diba, wala pa naman yung filing of candidacy. So hindi natin alam kung sino yung mga patakbo or senators sa midterm elections. At saka, by my experience, up to the last minute, nagbabago ang desisyon ng mga tao. Kaya hindi natin alam kung ano. Kasi tinatanong po siya na sabi ng mga kapatid mo at tatay mo na nagre-react po sa sinabi ni VP Sara na tatakbo yung tatlo, si Pulong, si Baste, at si former President Duterte. So, ibig sabihin ni VP Sara, ha, na kung papalapit na ang election, there is a tendency na magbago ang isip. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.